guys! Welcome back to my channel. So, kauuwi ko lang from my work. And alas 7 na ng gabi. And nag-update ako sa inyo kasi today is payday! Wow! Yeah, today is 15 days. So, yun ay araw ng aming sahod. Yun ay araw ng aming kasayahan dahil yun ay makakamit na namin yung aming pinagpagura sa loob ng 15 days. So, ayun na nga. Ang topic natin is kung paano ko ba binabudget ang aking sahod. Kung kayo ay interesadong malaman and kung gusto nyong manood, please, go ahead and watch my video. Kung hindi naman kayo interesado, pwede nyo lang hindi panoorin. Napaka-simple lang at napakadali lang, di ba? So, sa mga interesado dyan, just keep on watching! Okay, sa mga hindi nakakaalam ako ay isang ex-abroad from Singapore. Ako ay domestic helper doon. And 6 years ako doon sa Singapore. And kung tatanungin nyo or iisipin nyo siguro na mayaman ako or marami na akong ipon. Yes, marami akong ipon na resibo. Pero meron din naman akong ipon na konti na sapat lang para hindi kami magutom ng anak ko. Ako po ay single mother, sa mga hindi nakakaalam. Yung ipon ko ay sapat na para hindi kami magutom ng anak ko sa loob ng siguro mga 2 taon kung hindi ako magtatrabaho. Pero dahil ako nga ay mag-isa ko lang na binubuhay yung aking anak, so kailangan kong magtrabaho kahit na kauuwi ko lang galing sa ibang bansa. Na ang trabaho ko doon ay domestic helper. So, mga 3 months lang siguro akong nagsabikot-kot nung kaliyawat. 3 months lang siguro akong nagpahinga and then nag-apply na ako ng trabaho dito sa electronic company dito sa Laguna and sinuwerte naman ako na matanggap and 6 months na ako nagtatrabaho sa company na yon bilang isang production operator. And hindi ko akalain na napakabilis ng panahon, 6 months na ang nakakaraan at 6 months na ako nagtatrabaho sa electronic company. So ang dami ko ng hanash. Ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano ko binabudget yung sahod ko sa loob ng 15 days. Charan! Nag-withdraw na ako kanina. Actually, ATM kami. So, nag-withdraw na ako kanina. Pagkalabas namin, nag-withdraw na ako sa Walter. Dumaan na ako doon. So, ang gagawin ko dito, normally or napaka-normal na ginagawa ko sa sahod ko is ganito. Ako ay umaaraw doon ng 500 something peso sa loob ng isang araw. Pero actually, yung pasok namin doon ay 8 hours, 300 plus yun. Pero lagi kami may overtime, kaya umaabot siya ng 500 plus. So, ang sahod ko, hindi ko na ikakahiyang sabihin kahit ito ay maliit. Ang sahod ko for 15 days, hindi siguro siya 15 days. Kasi meron akong leave and meron akong absent. Dahil ako ay naghanap ng aking space para sa aking sarili. So, which is ito nga na aking apartment. So, sumahod ako ng 6,000. Normally, ganito ang ginagawa ko. Ganun. Ganyan. Normally, ganito ang ginagawa ko. Diba, 6,000 siya. 6,000. Actually, napakahirap mag-budget. Ramdam na ramdam ko na ang pagkakaiba ng sahod sa Singapore at ang sahod dito sa Pilipinas. As in, ramdam na ramdam ko na siya kasi ramdam ko na parang kasya, pero kasya siya sa aming mag-ina. Pero walang masyadong savings. Sapat lang para sa pang-araw-araw naming... So, itong 6,000, ganito ang ginagawa ko. Diba, sumahod din 6,000. Yung 2,000 pesos, ipapadala ko ito ngayon sa aking anak sa probinsya. 2,000 lang talaga siya. As in, 2,000 pesos lang. Ako'y awang-awa sa nagbabudget nito. Actually, 2,000, pero yun ay sa susunod na sahod ko na every 2 weeks ako sumasahod, diba? Kasi 15 days, kinsina sa katapusan, sa madaling salita. Every kinsinas katapusan, nagpapadala ko ng 2,000. So, ang ikukwenta natin ay yung sahod ko ng 50, ng kinsinas. Ang gulo ko. So, yung 2,000, 1, 2.
Ipapadala ko ito sa aking anak bukas. And may natira na lang ako sa aking 6,000. Actually, yung sinahod ko kanina ay 6,500. So, pag ipinadala ko na itong 2,000 pesos, may natira na lang akong 6,000 minus 2,000 is 4,500 pesos. May natira na lang ako ditong 4,500 pesos. Ngayon naman, ibubukod ko yung another 2,500. Ibubukod ko yung 2,000 pesos para sa aking babayaran na apartment. Simula ngayon, magbabayad na ako ng 3,500 sa aking rentas apartment kasi nga ako ay bumukod na sa aking mga kapatid. So, ginusto ko to, kaya kaya ko to. So, ganun yung gagawin ko. Normally naman, kahit noon kasama ko yung mga kapatid ko, nagbibigay din naman ako ng bayad sa bahay, pero hindi naman ganun kalaki. So, yung 2,000 bayad sa bahay, ibubukod ko na to. Meron na lang ako ditong 2,500 pesos. Ayan. Anong gagawin ko dito sa 2,500 pesos na natitira sa aking 6,500 pesos? Ang gagawin ko dito, ibubukod ko yung 1,000 para sa aking pang grocery. And may natira na lang ako na 1,500 pesos. So, ang gagawin ko naman dito sa 1,500 pesos, ibubukod ko ngayon, ito na talaga yung pinaka-savings ko, guys. Ibubukod ko ngayon yung 500 pesos para sa aking para sa aking alkansya. At tingnan nyo naman ang aking alkansya. Yung 1,000 pesos, hindi ko pa nahuhulugan. Iisa pala yung nahuhulog ko. Eh, kailangan ko siyang mapuno, yung 1,000 pesos, yung 500, 200, 100, 50, 20, at 10. So, ngayon, maghuhulog tayo ng 500 pesos para sa alkansya. Gagawa tayo ng thumbnail. Yeah. Sa bawat sahod ko, hinuhulugan ko tong alkansya ko sa tumbas 500, minsan 1,000 kapag medyo marami yung overtime ko. So ngayon nga, ang gagawin ko, pipili ako ng medyo bago-bago at yun ang aking ihuhulog sa alkansya. Asan dito ang bago? Kasi yung mga bago lang ang pinipili ko na ihulog sa alkansya para hindi siya baka amagin yung iniisip ko, kaya ang pinipili ko mga bago. So ito, napili ko medyo malutong siya. Tutupi ko siya ng maliit na maliit at saka ko siya isisiksik sa aking alkansya. Kailangan maliit na maliit kasi yung medyo papuno na siya kahit yung kanyang price na dapat nalagyan ko na, hindi pa siya napupuno. Parang wala pa nga sa kalaghatian, puno na siya. Ihulog na natin. Yan, meron ng laman ng ating alkansya. Sana mapuno ko to. Okay, so yun yung aking, yun ang nangyayari sa aking sahod sa loob ng 15 days. So yun nga ay 6,500 pesos. Ganun ko siya binabudget. So, yung maritira sa akin na 1,500 pesos, hindi, 2,000 pala. Ano nga ba? Ay, oo nga, di ba may natira sa akin na talagang tanggal na lahat yon, tanggal na lahat. Yung 2,500 pesos, inihulog ko nga sa alkansya yung 500. And then, meron akong 2,000. Yung 1,000 pang grocery ko, may matitira pa doon, of course. And then yung 1,000, yun na yung budget ko for the 2 weeks na magtatrabaho ako bago ako ulit sumahod. Kunti lang naman yung nagagastos ko per day kasi ang pamasahe lang naman 10 pesos, 20 pesos balikan. Tapos sa company naman, meron kami dong free lunch. Hindi pala masasabing free lunch. Meron lang siyang free na 30 pesos sa kantin. So, ang ulam sa kantin ay humahalaga ng 45 pesos. Ang pinakamababa ay 20. 20 nga ba? O, pinakamababa ay 20. Yun ay gulay. Pero kapag kakain ka na medyo masarap-sarap, yun ay humahalaga ng 45 pesos. Ang pinaka-favorite ko na ulam sa kantin, talagang number one favorite ko sa kantin. Wala akong ibang gustong
gustong ulam sa kantin, kung hindi yung sisig nila at saka yung tukwat baboy, the best ulam. Yung iba, nako, thumbs down talaga yung ulam sa kantin. Parang wala ka nalang choice kundi kainin kasi nagugutom ka at wala kang ibang pamimilian. And nakakahiyamang ipakita sa inyo kung gano'ng kaliit yung aking sahod. Pero ako ay proud dahil ito ay kinita ko sa malinis na paraan at nasusuportahan ko yung aking anak, nasusuportahan ko yung aking sarili na hindi ako aasa sa iba. So, yun lang ang in-share ko sa inyo and I hope medyo nagustuhan niyo yung video ko and yeah, kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel and please like this video. Bye!